naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw kung saan pinuntahan nito ang ilang mga malalaking proyekto ng gobyerno para tignan at alamin ang sitwasyon nito. Unang nagtungong Pangulo sa Limay-Bataan para sa pagbubukas ng bagong kadiwa ng Pangulo na mas abot kaya mga ibinibentang pagkain at iba pa. May ulat si Alan Francisco. Panibagong kadiwa ng Pangulo ang binuksan sa Limay-Bataan ngayong araw. At mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna rito. Sa kadiwa ng Pangulo, makabibili ng mga produktong dekalidad at mas abot kaya. Ayon kay Pangulong Marcos, isa lang ang programang ito sa paraan ng pamahalaan para pagandahin ang buhay ng mga Pilipino na nagsimula pa noong panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Napakasimple lang ang konsepto nito. Ang ginagawa natin ay pinag-uusap natin, pinag-uugnay natin ang magsasaka, yung nagsasaka mismo hanggang sa palengke. At ito na yung palengke, yung kadiwa. Sagot na ng gobyerno ang transportasyon ng mga produkto patungo sa mga kadiwa outlet. Aminado si President Marcos na isa sa pinakamabigat na problema ang kinaharap ng bansa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bilang solusyon ay dahan-dahan nilang inaayos ang agriculture sector kung saan nagiging maganda ang value chain para sa mga magsasaka. Inatasan niya ang Agriculture Department, DTI at DILG upang paramihin pa ang kadiwa outlets. Bukod kasi sa mga magsasaka at mamimili, nakatutulong din ito sa mga maliliit na negosyante. Kailangan talaga palawakin pa. At alam ko yung mga kadiwa, ang mga pagpinupuntahan ng tao, ay lalong-lalo na yung bigas na mura, yung asukal na mura, yung sibuyas na mura, yung iba't ibang nauubos agad. Kaya ang kailangan natin gawin talaga, pagandahin ang produksyon natin. Aminado si Pangulong Marcos na kapag maayos ang local food production, ay mapipilitan talaga aniyang mag-import ang bansa na magre-resulta naman sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Matagal nang hiling ng mga residente ng Bataan na magkaroon din ng kadiwa ng Pangulo dito sa kanilang probinsya at ngayong araw, nabigyan ito ng katuparan. Maganda kung araw-araw, siyempre po kasi malaking tulong po ito sa pamilya, malaking kabawasan po sa pagbabudget po. Si Pangulong Marcos din ang nanguna sa distribusyon ng government assistance sa mga benepisyaryo sa Bataan. Nagtulong-tulong ang DSWD, DA, DTI, DOLI at iba pang ahensya upang mamahagi ng cash assistance sa mga benepisyaryo. May mga binigay ding fiberglass sa mga bangka, fish paraphernalia, fisheries post-harvest equipment at marami pang iba. Ang aking laging sasabihin po sa inyo ay hindi po namin makalimutan lahat po kami ng mga kandidato na sinuportahan nyo, lalong-lalo na ako, si Inday Sara, na nakita naman ninyo napakagandang naging resulta dahil sa inyo. Kaya ang isusukli po namin sa inyo ay walang tigil na trabaho upang gawing mas maganda ang buhay ng bawat Pilipino. Alan Francisco, para sa Bayan, Limay-Bataan.